Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi naman din ito napakaliitong si Annalyn sa sinasabi ng kanyang ama sa kanya nang sabihin nito ni Dr. Tanyag sa kanya na sinabihan umano siya ni Zoe na iuurong umano ang demanda nito laban sa kanya sa isang kondisyon na kailangan naman nitong magre-resign ni Dr. Tanyag sa Epics Medical Hospital, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Annalyn ang kanyang ama na huwag umano nitong gawin na mag-resign bilang isang CEO dahil wala umanong kasalanan itong si Annalyn at mapapatunayan umano nito ni Annalyn ang lahat-lahat na hindi umano siya ang naglagay ng insulin kay Dr. Carlos. At dito, agad na nitong iniwanan ni Annalyn ang kanyang ama sa kadahilanan na ikinagulat naman din nito ni Dr. Tanyag nang umalis ang kanyang anak nang hindi man lamang ito nagpapaalam sa kanya, kung kaya't agad naman din itong sinunda ni Dr. Tanyag itong si Annalyn dahil nag-alala rin ito baka anong gagawin umano nito. At dito, ikinagulat naman din nito ni Dr. Tanyag na nagtungo itong si Annalyn sa sekretary ni Morgana na itong si Ulga, at nang makaharap na nito ni Annalyn itong si Ulga ay hindi ito nagdadalawang isip at agad nitong sinabihan ni Annalyn itong si Ulga na inuutusan ba umano siya ni Morgana upang ilagay umano ang isang vial ng insulin na wala ng laman sa kanyang damit. At dito, gulat na gulat naman din itong si Ulga at hindi nito alam kung ano ang kanyang isasagot ni Annalyn, kung kaya't napayuko na lamang ito. At agad naman din itong sinabihan muli ni Annalyn itong si Ulga na magsalita umano ito at sagutin umano nito si Annalyn kung bakit hindi umano ito makapagsalita dahil totoo umano ang hinala ni Annalyn dahil si Ulga lang naman umano ang lumapit sa kanya at malinis naman umano ang konsensya ni Annalyn na hindi umano siya ang naglagay ng insulin kay Dr. Carlos, kung kaya't wala na umanong iba pa na gumawa kundi itong si Morgana, at inutusan umano nito ni Morgana itong si Ulga na ilagay ito sa damit ni Annalyn. Sa kadahilanan na ikitinaranta naman din nito ni Ulga nang kanyang makikita itong si Dr. Tanyag, at agad naman din itong nilapitan ni Dr. Tanyag itong dalawa at agad itong nagsalita at sinabihan nito ni Dr. Tanyag itong si Ulga na ipapakulong umano nito ni Dr. Tanyag sa oras na mayroon umano itong kinalaman at hindi umano siya magdadalawang isip na ipapakulong ito, kung kaya't kailangan na umano nitong magsalita ni Ulga upang hindi umano ito ipapakulong ni Dr. Tanya. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.